Praise God. Palakpakan po na natin ang ating Panginoon sa buhay ni Kenny. Praise God, no? So, maraming salamat po ulit sa buhay natin at sa mga Zoomliners, no? So, ayun. Gusto ko po laging pumunta dito sa church kahit wala akong oras kasi ang dami kong natututunan. Hindi lang sa spiritual, sa sarili ko. So, mag-iwan lang po ako ng isang quote na sabi ni Ate Joanne kanina, sabi niya kanina, bantayan natin yung ating sarili. Totoo po yun. Lalo na sa panahon ngayon, a social media age. Nandun na lahat sa social media. So, yun, talagang napaka-importante po talaga na bantayan natin yung ating sarili. And ito po yung iiwan ko sa inyo na isang quote na alam ko may matututunan kayo dito. Sabi doon sa quote, one of the most hardest enemy is yourself. If you are not conquer yourself, it will be conquer yourself. So ang sabi niya doon, ang pinakamahirap na kalaban natin is ang ating sarili. Kung hindi mo matatalo ang sarili mo, ikaw ang tatalunin ang iyong sarili. So, gustong-gusto ko po yung quote na yun para sa sarili ko. Kasi yun nga, kagaya na sabi ko kanina, social media age na. So, meron po siyang tatlong aspeto. Actually, hindi siya tatlo eh. Marami siya, siguro lima. Pero magbigay na lang ako ng tatlo siguro. Yung una, sa sarili. Yung sobrang pagkamahit sa pagkain. Yung sobrang pag-ano mo sa pagkain, craving. So pag hindi mo siya na-control, patay ang health mo. Affected. And yung number two, wrong habit of your thoughts. Yung number two, wrong habit of your thoughts. So doon po papasok yung sinabi ni Pastor nung nakaraan na peer in doubts. Pag ang thoughts mo ay laging wrong, so papasok doon yung fear in doubts. Yung takot mo laging nandun. So hindi ka makakapag-perform ng ayos, hindi ka makagawa ng ayos pag laging fear yung nangunguna sa'yo. And yung ikatlo po, ito yung pinakamalupit na sa social media, napakarami ng, lalo na sa mga kabataan ngayon. So, ano po to? Sobra talaga. Wrong use of overindulence and sex. Napakaraming ganyan. So, dati, ang daming lumalabas sa page ko about sa kung ano-anong, tawag dito. Nakalimutan kung anong term dito at tinatawag. Basta yung sobrang pagkamuhi sa sex. And lalo na po ngayon sa social media, pag hindi mo na-control talaga ang sarili mo, patay ka. So, isa lang po talaga yung nakita ko dito na paano mo makokontrol ang sarili mo. Is faith. To the holy, to God, and faith. Kailangan lagi mong papakainin yung sarili mo para makontrol mo. And sobrang nagpapasalamat po ako nung napapunta ako dito kasi yung develop na sarili ko nararamdaman ko. Yung holy ng God sa akin. So pag may ginagawa ako na isang bagay, pag ginagawa ko po yung isang bagay, ang ginagawa ko, binibigay ko muna sa kanya. Kagaya ng ginagawa ni Kuya Jeffoy. Nagpipray muna ako, God, kung ibibigay mo sa akin to, kung para sa akin to, thank you. Kung hindi naman, alam mo may mas ibibigay ka ng mas maganda para sa akin. So, yun po. Napakahalaga nung bantayan natin yung ating sarili. Lalo na sa panahon ngayon kasi social media age na talaga napaka-delikado. Lalo na doon sa may mga anak. Ako wala pa naman po akong pamilya. No?
So, yung may mga anak talagang, napaka-importante bantayan niyo yung anak niyo. Sobrang daming nandyan lagi si demon sa paligid natin. Pag hindi nyo nagamit ng tama, hindi nyo napalaki ng ayos ang inyong mga anak. Napaka-deligado. So, yun lang po. Sana may natutunan kayo doon. Bantayan natin ang sarili natin. Amen. Thanks, God. Amen. Praise God sa buhay ni Carly. At yun, may potential. Sino pa po ang bibigay po totoo sa kabutihan ni Lord? Uy, galit na eh. Wala pa. Wala pa? Hindi pa kami mag- Ayun. Testimony. Ayan, si Carly po. Praise God. Parang pakampo natin ang ating Panginoon sa buhay ni Carly. Amen, no? Sobra sa totoo lang po ay sobrang napaka-blessed namin mga nakakilala kayo dito sa totoo lang. Lahat po tayo, syempre naman. Lahat po tayo rito, no? Blessed na blessed po. Lalo po kami na ginagamit ni Lord, no? So, may natutunan po ako sa araw nito, sa totoo lang po. Sa dami ng schedule, pero isa lang po yung tumatak sa isip ko. Na kay Lord po yung pagpaplano ng bawat gagawin natin sa ating buhay. Basta handa po yung puso natin. Na pag pinakita ni Lord sa araw nito, ano mo yan? Nakaramdam po ako ng kaba, no? Si tatay nakaramdam ng kaba sa practicum po namin sa Salt. Pero may natutunan pa rin po ako. Alam niyo po nung nag... Kasi po nakaupo ako, tapos si tatay na yung nagsasalita. Aba, kinagulat na ako sa sarili ko nung si tatay na yung nagsasalita. Nagulat po ako kasi sabi nung mga judge doon, tata, sabi niya, Pastor, galit po ba kayo sa amin? Amen, sabi ko. Grabe, sabi ko. Kailangan po kasi, sabi nga po doon sa pag-aaral namin sa software, ay power. Power. Na po, yan ang pinapakita lagi ni Lord sa atin. Kailangan ay maramdaman natin yung power. Power na nagmumula kay Lord. Now, praise God kasi po talaga pong nakita ko yung liwanag na nagningning, no, na ipinakita sa atin ng Panginoon. Hindi lang po sa akin, sa bawat isa rito. At maging sa mga tao po na nagbibigay ng mensahe, nagpapatotoo rito. Ay nakita ko po yung pagkilos ng Panginoon sa kanilang buhay. Pinupuri ko po yung Panginoon dahil mismo ako ay nakakita ng buhay na patotoo. Sa lugar na ito, marami ako natututunan. In Jesus name lang po. To God be the glory. Ito ko lang patibayan niyo yung sinabi ni Kuya Poy. Actually, tingnan niyo ah, yung kagabi at oras na tayo natapos dito. Tama yung sabi ni Kuya Poy. It is the Lord who gave us the strength. Na kung saan na kagabi nagbabad kami dito para isipra yung mga aawitin namin, no? Sinasabayan namin ni Poy. Tapos natulog kami, habang natutulog kami, yung utak ko nandun sa practicum, habang nakahiga ako, yung practicum, yung mga outline ko pa rin yung nasa isip ko. Tapos kanina, buti nagising si Mrs. Kasi yung alarm clock o 5:30, naka-on. And then pag nagising siya, 6 o'clock na ko, sabi ko, 6 o'clock nagantay si Jun. Yung in-import namin isang musician. And then, dito, practice na kami kasi ang sabi, 1 hour before 8 o'clock, dapat nandun na po kami. Eh, dumating yung mga kapatid, 7 o'clock kami nag-start. Kaya, sabi ko, ang hirap pa naman itong bagong luma na sinama po namin na awit. So, by God's grace, no, na-practice namin, sabi ko, Lord, sige, kulang kami sa oras na sa pagpa-practice, kailangan na namin pumunta doon. So, tinulungan kami ng Lord na naging maayos pag-aawitan kanina sa Desert River na nakapag-share po tayo. No, buti na lang na salamat sa Lord dahil mayroon tayong anointed song leader sa katawan po nating Sister Johanny. Napakaganda po ang ginawa ng Lord kanina. No? It's not we na magaling, but it is the Lord. Amen. Siya yung good, siya yung magaling. No? So, ganun. Napakaganda din yung narinig nating teaching ngayon. So, we must
soak ourselves sa ano, no, sa pag pagsamba, pag-awit ng mga awiting pang ano pa, para kay Lord. Doon tayo, no? And then at wala din sinabi ni Poy. Yung nauna sa akin kanina na kapatiran din naming babae, siyang nauna, sabi ng mga facilitator naman, umupo ka na doon, pastor. May upuan din eh. O, kasi ikaw nang next. O, ba, nung nakaupo ako, normal na normal. Aba, nung malapit na matapos yung malapit na matapos yung ano, yung kapatiran, bigla akong nakaramdam ng dug-dug-dug-dug-dug. Naku, ang jablo ka. Sabi ko, alam mo, ikaw nagbibigay dito eh. Sabi ko sa pangalan ni, sa ano lang, nakaganon ako. In the mighty name of Jesus, God did not give me the spirit of fear, but of sound mind and power. Sabi ko, I rebuke you right now in the name of Jesus. Umalis ka, spirito ng kaba. Spirito ng destruction. I did not intend to preach kanina na yung pasabi niya nila pasigaw. No? At sinigawan mo daw tayo. Sinigawan ko daw sila. Sabi ng mga judges, pastor, galit ka po sa amin. Hindi, mga kapatid, mahal ko kayo. Sabi ko, ganun talaga ako mag-preach. Kasi gusto ko, walang matutulog sa inyo. Medyo nagtawanan sila. So, ganun lang mga kapatid. Napakasarap mag-aral ng Pipsol. So, ako'y pinagpe-pray po namin yung mga hindi pa nakapag-EGR. No? Itong mga kapatid nito, we will cry to the Lord na sa susunod na magkaroon ng pre-EGR, EGR, kayo po ay maano namin, si Juni, si Engineer, si Neil, at si Mike, si kung sino pa po dyan, no? We will pray for you. Because lalo ninyong marami kayong matutunan. No, lalo kayong ma-enhance na doon sa Word of God. Lalo pa ninyong makilala siya. No, amen. Napakaganda po. Ako nga mismo pa, mismo pastor, ha? Ako pumasok ako diyan sa pag-aral na 'yan. At ako hindi nagsisisi na nag-aral ako dahil marami talaga akong natutunan, no? So, ganun din sa mga yung nakapagtapos ng post-EGR. We will pray for you na kayo po ay susunod sa yapak namin ni Kuya Poy at ni Kuya Eli. Si Kuya Sardi, didiretso na yan sa SOL 2 second portion. No? So yung mga dyan, yung mga kapatid sa kwan, ipapanalangin, ipagpapasting namin kayo para kayo ay susunod na mag-aral. No? Lalo na yung mga ginagamit ng Panginoon dito sa iglesia. Kailangan po natin ang pag-aaral nito. So, sa Diyos lamang ang kapuriyan. Medyo wala na kaming hindi na kami nagmamadali ni Poy at ni Kuya ano ngayon. Kasi tapos na. Alas 4 na. Praise God. At yun po, salamat sa buhay na Diyos. At maraming nagpapatotoo sa kanyang kabutihan. Ayun po, dadako na tayo sa ating... yung may mga naka-reserve na kung sa next Friday na lang po, yung testimony. At yun, dadako na po tayo sa ating closing prayer natin ni ating Kuya J. Boy. And then, benediction to be followed by Ate Johanny. Praise God. Amen. Tayo po tayong lahat. Para sa